Good day guys. Ito po, mayroon po akong ituturo sa inyo sa mga crane operator at riggers. Itong wire rope capacity computation. A few moments later. Nais kong i-shout out pala. Magaling din na operator si Mark Salak. Mark Salak, yung YouTube channel niya, Moto Vlog. Mark, baka naman pwede mo rin akong i-shout out sa vlog mo. At saka si Edwin Julian. Edwin Julian. Magaling din na operator yan si Edwin Julian. Dati kong mga kasamahan yan sila. Yan sa erection. Ngayon, ganito po ang pag-compute ng capacity ng wire rope. Yung formula niya ay D squared times 8 equals ship working load. Yung result niya, yun yung ship working load na American standard. Yung safety working load is WL. Yan po yung formula. Ngayon, ganito po yan pag-compute guys. Halimbawa, yung 1 inch diameter na wire rope is ganito po, D squared. Ibig sabihin, 1 times 1 times 8 equals 8 tons. Ganyan po ang answer. 8 tons. Ngayon, dito naman po sa 1 in 1 8 inch. Ito po, 1 in 1 8 times 1 in 1 8 times 8 equals 10.125 tons. Ngayon, ganito po ang pag-compute niyan kasi hindi nyo naman po pwedeng i-compute siya sa calculo na idiretso nyo yung 1 in 1 8. Kaya ganito po. Ito po yung calculo. Halimbawa, 1 in 1 8. Yung 1/8 i-compute nyo muna yun ng 1 divide by 8 is equals 0.125. ngayon i-add nyo yung 0.125 sa 1 sa 1 inch. Ngayon 1.125 times 1.125 times 8 is equals 10.125. yan po yung resulta. Ngayon dito naman sa 7/8, halimbawa 7/8, madali lang yung 7/8 kasi 7 divide by 8, yung 7 divide by 8 times 0.875 times 0.875 times 8 is equals 6.125. yan po yung answer. Ito po, 6.125. ngayon sa kung halimbawang mabigat na naman ang bubuhatin nyo na ang kable nyo ay 1 in 1 8 at ang buhatin nyo ay halimbawang 40 tons, i-ribbing nyo siya. Sa ribbing nyo naman siya i-resolve. I-ribbing nyo ng 4 lines. Gawin yung 4 lines kasi ang ribbing niyan 10.125 tons, i-times mo lang ng times 4. 10.125 times 4. 40,500 tons ang kaya. Pasok siya sa ship working load ng kable. Pasok siya. At saka yung ibang operator na naka-experience na ng naglifting, halimbawa uno yung ginagamit nila na lifting cable, ngayon binuhat pa nila ng mas mahigit pa. Pwede yan. Pwede yung buhati ng mas mahigit pa sa 8 tons, pero hindi na siya
shift working load, wala na siya sa safety kasi pwede naman siyang buhatin kahit 12 tons, 15 tons. Pwede siyang buhatin kasi mayroon yan siyang tinatawag na safety factor. Yung safety factor, guys, base sa testing na ginawa namin, ang capacity ng wire rope, mag times 2 siya bago siya maputol. Kaya pag binuhat mo siya ng yung 8 tons na capacity, pag binuhat mo ng 16 tons, maputol na siya. Pero kung binuhat mo ng 15, pwede pa siyang bumuhat. Basta bago lang nakabli, ha? Hindi yung may lamat na. Pwede pa siyang bumuhat. Kaya lang, hindi na siya safety. Wala na siya sa safe working load. Kasi ang American standard na safe working load ay ito lang talaga, 8 tons. Tapos, yung ano, halimbawa mas mabigat pa, yun lang sa ribbing na lang siya. Doon yun na lang anuhin sa ribbing. Okay, yun lang guys. Sana nakatulong sa inyo yung... And how cold is not enough.